Ang mga dating magkasangga ngayon nagbabangayan na sa isyu ng naipuslit na bilyon-bilyong pisong shabu shipment. Sa Senate hearing kanina, nagkainitan ang dating magkasangga sa Magdalo na sina Senator Antonio Trillanes IV at Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Naungkat din sa pagdinig ang Davao Group sa Customs at ang pagkakabanggit sa pangalan ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. May report si June Veneracion. Magkasangga noon sa dalawang pag-aaklas laban sa Administrasyong Arroyo. Pero ngayon, animoy magkaaway na mortal na magkaharap kanina sa pagdinig ng Senado kaugnay sa 6.4 billion pesos na shabu shipment na lumusot sa Bureau of Customs. Si Senador Antonio Trillanes IV at ang tumiwalag sa Magdalo Group na si Customs Commissioner Nicanor Faeldon. May corruption ba sa customs o wala? Yes or no? Ang kasabihan, silence means yes. The chairman respectfully requests current Customs Commissioner to answer the question. I will answer all your questions, but to the Honorable Senator Trillanes, I will not answer, Your Honor. Binantaan ng contempt si Faeldon, kaya sinuspindi muna ang pagdinig. Si Faeldon naging emosyonal nang lapitan ni Blue Ribbon Chairman Richard Gordon. Pagbalik ng pagdinig, walang nagawa si Faeldon kundi sumagot. Ang tinumbok ng tanong ni Trillanes, ang umano'y middleman ng drug shipment na si Kenneth Dong. Kumalat sa social media ang litrato ni Dong kasama ang anak ng Pangulo na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Sabi ni Dong, 2008 pa raw sila magkakilala ng Vice Mayor, pero hindi raw sila malapit sa isa't isa. Okay, papakita lang ako for the information of everyone. I'll just show some pictures para lang mas graphic. Ito yung picture niyo ni Paulo Duterte. So, okay, magkasama kayo. Next photo. Ito, sino yan? Si Baste. Kilala mo rin. Okay, so you're basically a family friend. Hindi po kasi ang ugali ko po talaga, mahilig po ako magpa-picture sa public. Yan po yung problema sa akin. Ito kasi may sinasabing a picture would say a thousand words, would paint the problem. Yeah. Sa pagdinig, naungkat din ang tinaguriang Davao Group sa Bureau of Customs. Ang grupo daw na ito ang nilalapitan ng fixer na si Mark Taguba para mapabilis ang paglabas ng mga container sa customs. Si Taguba, ang fixer ng 6.4 billion peso shabu shipment. Paglilinaw ni Taguba sa pagdinig kanina, na name drop daw ang pangalan ni Vice Mayor Duterte ng ilang katransaksyon niya, pero wala siyang patunay dito. Anong pagkakalam mo dito personally na pag narinig mo yung Davao Group? Yun nga po, na malakas sila kay Vice Mayor. Yun po yung sinasabi po nila. Tatlo umanong miyembro ng Davao Group ang binibigyan ng tara o padula si Taguba. Isang alias Tita Nani, Jack at Small. Ito bang Small hindi to customs official? No, Your Honor. No. Ang apelyido ba nito ay Small Abellera? I don't know your... Hindi mo alam. Okay, let me tell you, ang apelyido niya is Small Abellera. Ito ay city councilor sa Davao City. Ito ay kilala na part ng grupo ni Vice Mayor. I could hear noises, I could hear people's names. All I could hear is about Davao Group. But the people behind it, I still don't know. Sir. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Vice Mayor Duterte. Pero para sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pawang sabi-sabi lang ang pag-uugnay kay Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa shipment ng shabu mula China at maging sa tara system sa Bureau of Customs. Hindi raw dapat bigyan ng prioridad ang issue na ito. I have not found any evidence to believe them. Sabi ng NBI, meron pa silang mas malaking drug bust na isinagawa noong December 2016 kung saan mahigit 800 kilo ng shabu ang na-recover sa San Juan. May naaresto rin silang mga personalidad, kabilang ang mga Chinese national. Dumabas sa kanilang tactical interrogation na dumaan daw sa customs ang nasabing droga bago nakarating sa San Juan. Ayon kay Gordon, malinaw daw na malaki ang problema sa customs. Naungkat din kung bakit hindi nasolusyonan ni Faeldon ang korupsyon sa customs. Admittedly, Your Honor, I failed to investigate it because I have no capacity to do it alone. I was the only one appointed up to late last year. Pagkatapos ng pagdinig, hindi na iwasan ni Faeldon na maging emosyonal sa gitna ng krisis na kinakaharap ngayon ng ahensya. Yan o kanina, nakita nyo, tumulo yung luha ko.
Bakit? Kasi the good guys in the bureau are being persecuted. Pormal nang inihain ng NBI sa DOJ ang reklamo laban sa siyam na personalidad na dawit sa mahigit 6 billion pesos na shabu shipment. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inirekomenda rin ng NBI na kasuhan ang tatlo sa kanila ng paglabag sa Customs Brokers Act of 2004. June Veneracion, GMA News.